parang 3 weeks ago, may isang bangkay na natagpuan sa Medeca Homes, Kabantian, Buhangin, Davao City. At nakilala nga na yung bangkay ay bangkay ni Sheila Lagsaway, isang kasambahay. At ang pinagdududahang pumatay sa kanya ay ang kanyang amo na isang 70 years old na babae. Nakita kasi sa CCTV kung papano dinispatcha ng babaeng ito ang bangkay ni Sheila. Matapos ngang arestuhin itong amo ng kasambahay, hindi siya agad umamin na siya yung may gawa ng krimen. Ang unang ginawa niya ay nagturo siya ng isang tao na napag-alaman ng pulis na imposibleng involve yung taong tinuturo niya. At ayon nga sa ating kapulisan, nagsisinungaling itong si Nenita Pagatpatan, yung amo ng kasambahay. Pero ngayong araw, umamin na itong si Nenita Pagatpatan na siya nga ang pumatay kay Sheila Lagsaway. Hinatid sa kanyang huling hantungan si Sheila noong July 2. At noong araw din na yun, ay pinasok ng ating kapulisan ang pamamahay ni Nenita. At doon nga natagpuan nila yung ilang ebidensya. Kasama na doon yung pinampalo niya sa ulo ni Sheila na sinasabing naging sanhi ng kanyang kamatayan. Isang 2x3 na coco lumber kung tawagin ang ginamit ni Nenita na panghampas sa ulo ni Sheila. Itong kahoy na ito ay may haba ng 1 foot. At sa tindingan ng pagkakapalo, sinasabi ng autopsy na ito ang naging sanhi ng ikinamatay nung kasambahay. Pero kahit na umamin na itong si Nenita Pagatpatan na siya ngayong pumatay kay Sheila, siguro dapat imbestigahan pa rin ng ating kapulisan yung kasama sa bahay ni Nenita, yung kanyang anak na 43 years old. Hindi kasi mayaalis na magduda pa rin ang mga tao, lalong-lalo na yung pamilya ni Sheila na naniniwala na kasabwat yung anak sa pamamaslang kay Sheila. Hindi lang kasi tama sa ulo na hinampas ng kahoy ang nakita sa katawan ni Sheila. Meron din siyang saksak sa likod at sa harap ng kanyang katawan. So kumbaga, kung iisipin natin, malamang hindi napuruhan si Sheila nung hinampas yung ulo niya, at para masigurong mawawalan siya ng buhay ay pinagsasaksak pa siya. Siguro nung hinampas yung ulo niya ay medyo buhay pa si Sheila, kaya talagang pinuruhan na siya sa pamamagitan ng pananaksak. Ayon sa mga pulis sa isang radio interview, sinasabi nila na kaya daw pinatay ni Nenita ang kanyang kasambahay na si Sheila ay dahil sa galit. Dahil ayon nga sa kanya, every time daw na pinapagalitan niya si Sheila ay nagsusumbong ito sa kanyang anak. At yung anak, kinokompronta daw siya ng madalas. So siguro napuno na siya at naipon na rin yung galit niya, kaya niya nagawang patayin si Sheila. Pero kung iisipin natin, napakababaw na dahilan. Mabuti sana kung fini-physical siya ni Sheila, na talagang lumalaban si Sheila at sinasaktan niya yung amo niya. Pero hindi ganun yung kaso. Napakababaw na dahilan para magawa niya yon sa kanyang kasambahay. Kumbaga, papatayin mo ang iyong kasambahay dahil lang sa ganong kaliit na rason, which is very unreasonable. Ba't hindi na lang niya pinaalis or pinalaya si Sheila kung hindi niya na kaya na lagi siyang nasesermonan ng kanyang anak dahil sa madalas na pagsumbong ni Sheila sa kanyang anak tuwing nag-aaway sila? So dito sa kanyang pag-amin sa ginawa niyang krimen, palagay ko umaasa siya na magkaroon ng commutation yung kanyang sentensya. Kasi usually, pag ganitong murder, ang parusa dito ay minimum of 20 years to 40 years na reclusion perpetua. So siguro kung magkaroon man ito ng commutation, hindi ito bababa sa 20 years na pagkakakulong. So kung 70 years old na siya ngayon, lalabas siya ng kulungan at the very least ay 90 years old na siya. Yan ay kung buhay pa siya. Dahil nga ayon sa mga pulis, may karamdaman na rin itong amo ni Sheila. Pero hindi pa rin yung sapat na dahilan para hindi siya patawan ng maximum penalty. Dahil kung talagang grabe na yung sakit niya sa puso o yung high blood niya, edi sana, nung ginawa niya yung krimen, ay inatake na siya. Doon pa lang dapat natakot na siya. Pero bakit nagmukhang parang nanginginig lang siya nung ini-interview na siya for questioning ng ating pulis? Walang kapatawaran yung ginawa niya, lalong-lalo na sa pamilya ng kasambahay. Kung napanood ninyo yung araw ng libing ni Sheila, napakabigat sa loob na makita yung dalawang anak niya na talagang umiiyak ng todo sa libing ng kanilang ina. Hindi rin dapat bigyan ng special consideration ng ating mga authorities kahit pa sabihin 70 years old na itong si Nenita Pagatpatan. Ibigay dapat sa kanya kung ano yung dinideserve niya sa ginawa niyang krimen. At dapat rin siguro na tingnan din ng ating kapulisan ang iba pang anggulo na may kinalaman sa krimen na ito. Katulad ng mga sinasabi ng iba na di umano'y pagkakasangkot ng anak mismo ni Nenita Pagatpatan sa nangyaring krimen. Malakas din kasi ang kutob ng pamilya ng biktima
na may kinalaman dito ang anak ni Ninita Pagatpatan. Sinasabi rin na nakonsensya daw ang amo ni Sheila kaya ito umamin. Mukhang hindi naman totoo yun dahil mukha naman siyang walang konsensya dahil nagawa nga niyang itapon yung bangkay ni Sheila sa gilid ng kalsada. Para sa akin, kaya siya umamin dahil wala na siyang lusot. Dahil malakas ang mga ebidensya nagtuturo na siya ang may gawa ng krimen. Alam ko lahat tayo malalambot yung mga puso natin, lalong-lalo na sa matatanda o mga senior citizens. Pero sa ganitong pangyayari, hindi nakakaawa ang matandang ito. Bagkus, dapat niyang pagdusahan ang ginawa niyang krimen. Ang krimen ay krimen. Wala yun sa edad o sa anumang kalagayan nung gumawa ng krimen. Not unless siguro kung self-defense ang nangyari. Paalala rin ito sa mga taong merong mga kasambahay na ang mga kasambahay ay hindi natin mga alipin. Ngayon, kung hindi na tayo masaya sa serbisyong binibigay ng ating mga kasambahay, mas mabuti pang paalisin na lang natin sila kesa saktan natin sila ng physical or even verbal abuse. Sa ginawang pamamaslang ni Ninita Pagatpatan kay Sheila Lagsaway, kahit pasabihin niya na nagawa niya yon dahil nagdilim ang paningin niya o di kaya ay pwede niyang sabihin sinapian siya, hindi pa rin ito katanggap-tanggap. Pasalamat nga lang siya, wala tayong death penalty. Dahil kung meron, yun dapat ang maging sentensya niya. And this is all for now mga kaibigan. Mahalin natin ang mga kapwa-tao natin, kay mayaman siya o mahirap, kay mataas ang estado niya sa ating lipunan or mababa. Pantay-pantay dapat ang tingin natin dahil pare-pareho tayong mga tao. Blessed Tuesday po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi and God bless.